Magandang umaga po sa inyong lahat sa ating sama-samang pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Mary Ann Toscano, Wilfredo, Cristina Pascua and family, Juliet Herrera, Adela, Virgilio Mutok and family, Guadalquiver family, Baby Boy Valenzuela, Anlari de la Cruz and family, gayon din ni Emmy Reyes and family. Para sa natatanging kahilingan ni Yolanda Palma, Janet Reyes, RB Antonio Toscano, Gerard Ramos, Nars Diaz, Paulo Jose Talon, gayon din para sa kagalingan ni Ting Yang, Rufus Sanadoval, at sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaong Julie Olpiano, Marcelina Serviliano, Gadyosa, Carolina, Antonio Anastasio, Hilaria Candido, Lorenza, Mark Davis, Flora Rodolfo, Lisa Michael, Fidelisa Pedro Gregorio, Cristina Antonio, Telepanfina, Librada Pedro Junicia, Mila Mario Rossi, Jesus Pilancio Felipe, Severina Maximo Rogelio, Rosalio Angelina Nicanor Virginia, Lydia Elmer Jose, Roy Victor Elson Eric Maria Teresa, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Itinadalangin naming ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo naway ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanikanilang pamilya. May Ann Sabihon, Edgardo at Aida Cunanan, Mirasol B. et Benavides, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry at Feni Victoriano, Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Ricky at Avic Bagpok, June at Soli de Losario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Jean Silungan, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Betsaida Banaag, Celia San Felipe, Elma Laguador, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Rene at Debbie De Leon, Melody Ardebelen, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celie, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas,
Pamilya Riano, Mila Digonong, Edwin at Aida Gumapas, Jay at Shirley Principio, Pamilya Litunwa at Blanquisco, Janet E. Pascual at Gindi ng ADB Community, Michelle Esteban, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa, Maykawayan, Hana Asis, Hana Emeterio, Hans Santos, Jodith Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camille Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Rowena Biliedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dennis Ever Bunag, Susan Lumaday, Emelita de la Cruz, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong Beba, Biskaya, at hindi na lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Eloisa Villamil, Samantha Osea, Danica Quijano, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Benjamin Valerio, Rami Banaag, Marian Maravilla, Chelo Del Mundo, Michael De La Cruz, Marvin Santiago, Lorna Santos, Dr. Juanito Rodolfo, Ruben Aguirre, Reggie Garcia, Sam Ingal, Teresa Yutuk, Marian Enriquez, Pamilya Isaac at Perez, at para sa karawan ni na Jocelyn Cabael, Joan C. Montarde, Father Paul Evangelista, Aison Sebastian, Hermi Mati, Joji Hidaka, Mela Balag, Darnell Soto, Dana Panol Reyubal, Arlen Balientos, Giancarlo Santos, Soledad Calusin, Soliman Santos, Nervi Pascual, Lenny Viray, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Celidonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Epifania, Andres, Roman, Maura, Maria Trisita, Ima Concepcion, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jocelyn, Rosa, Domingo, Lucila, Justin, Teodora, Jose, Maricel, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Nemesio, Berenchito, Emerenciana, Estefanio, Rustico, Consuelo, Socorro, Bibiano, Paulina, Alfredo, at hindi ng mga namayapang mga lektor ng diosisis ng Malolos at ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalibdangan ka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo'y mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalo mong sa pagtalima namin sa mga ito. Kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Magala ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin,
bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo marinig ang lugar ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa paligian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kasap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan noon ngayon at kailanman. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan niyo itong sasabihin ko, ipagkakalulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya, kung ano ang ibig sabihin niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating Panginoon sa ating mabuting balita ay nagpapayag na sa kanyang mga alagad at sa mga tao sa kanyang paligid na darating ang panahon, ito ang mangyayari sa kanya, na siya'y pagkakanulo maging ng mga tao sa kanyang paligid, na siya'y pagkakanulo ng mga taong maging malalapit sa kanya. Kaya nga pong sinasabi sa atin sa mabuting balita, ang ating Panginoon ay unti-unti nagbibigay na ng pahiwatig sa mga tao na kanyang kasama. Nang sa gayon, maunawaan nila paunti-unti ng kanyang gagawin ay hindi para sa ganang kanyang sarili lamang,
kundi ang kanyang gagawin ay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Nang kanyang kamatayan sa krus ay hindi labang kamatayan ng isang salarin na pinarurusahan, kundi ito'y kamatayan ng isang tagapagligtas na umahangos sa atin mula sa dusa ng ating pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin dito sa lupa, marami rin pagkakataon na kagaya ng ginawa sa ating Panginoon. May pagkakalulo na nangyayari sa atin. Kaya nga kung paano ang ating Panginoon, iba't ibang uri ng pagkakalulo ang ginawa sa Kanya. Gayun din naman, namamayani rin ito maging sa kasalukuyang buhay. Kaya isipin po natin noong panahon ng ating Panginoon, naroon ang halik ng pagtataksil. Nangyari ito doon sa halamanan ng Getsemani at ito ay ginawa sa Kanya ng isa sa pinakamalapit sa Kanya. Ito'y ginawa sa Kanya ni Judas na isa sa Kanyang mga alagad. Si Judas na kahit alam niya na mayroong masama na balak, si Judas na kahit alam niya ay mayroong masama na ugali pagdating sa salapi, pero si Judas pinagkatiwalaan pa rin ng ating Panginoon sapagat sa Kanya ipinagkatiwala ang lahat ng yaman, ang lahat ng ipinagkakaloob, ang lahat ng iniaalay na salapi para sa ating Panginoon. Siyang tagapangilak at hindi siya ang tagapag-ipon, siyang tagapangalaga ng kanilang mga salapi na kanilang pag-aari na ibinibigay sa kanila ng mga tao. Kaya gayon na lamang ang pagtitiwala ng ating Panginoon kay Judas. Pero sa kabila nito, binigyan ni Judas ang ating Panginoon ng isang halik. Pero ang halik na ito ay halik ng pagtataksil, sapagat ang halik na ito ay nagpapahiwatig sa mga kawal. Ito ang kinikilalang Kristo, ito ang kinikilalang Jesus, ito ang tao na dapat dakpin, ito ang tao na dapat mamatay. Kaya nga po mga kapatid, kahit kaibigan, kahit na kanyang Panginoon, kahit Diyos pa ang kanyang nasa harapan, si Judas nagawa pa rin ipagkalulo at pagtaksilan ang ating Panginoon. Gayun din po naman mga kapatid, hindi lamang kay Judas, iba't ibang uri ng pagtataksil, iba't ibang uri ng pagkakalulo. Kaya nga po, nung si Jesus ay naroon at naglalakad patungo sa bundok ng Kalbaryo, patungo sa puok na tinatawag na Golgota, ano naman ang naranasan ng ating Panginoon? Natapos man ang halik ng pagtataksil, pero naroon naman ang hambalos, ang haplos ng kabatayan. Nandoon ang hambalos ng pagdurusa para sa ating Panginoon. Sapagat naroon ang mga kawal sa halip na tulungan ng ating Panginoon. Ang mga kawal naman ay hinahagupit ang ating Panginoon. Hindi lamang siya nagupit nung siya inatatali sa haliging bato, kundi ang ating Panginoon habang siya naglalakad, habang siya naglalakbay, buhat-buhat ang krus na mabigat, ang mga kawal naman at maging ang ibang mga tao ay patuloy ang pagagupit sa Kanya. Naroon ang paghampas, naroon ang paghambalos, naroon ang tila baga haplos, pero haplos ng mga latigo, haplos ng mga bagay na ipinapalo sa ating Panginoon. Haplos o hambalos na nagdudulot ng maraming galos para sa ating Panginoon. Gayunin po naman mga kapatid, sa bandang huli, naroon ang pag-akay. Pero ang pag-akay na ito ay hindi pag-akay patungo sa pagmamahal. Ito'y pag-akay ng pagpapabaya, sapagat inakay nga ang ating Panginoon, pero inakay naman siya sapagat iniatang sa Kanya ang krus na mabigat. Kaya nga po si Simon na taga Sirene, inutusan pa na akayin ang ating Panginoon, na tulungan ang ating Panginoon sa pagpapasan ng mabigat na krus na ito. Subalit matapos na pasanin ng ilang sandali ni Simon na taga Sirene, ang krus na ito, muli itong iniyatag sa balikat ng ating Panginoon. Inakay nga ang ating Panginoon, pero hindi naman para tulungan, inakay para pabayaan, iniyatang sa Kanya ang krus na mabigat, nang sa gayon, lalo siyang maghirap sa Kanyang paglalakbay. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, nangyayari rin po ito, sapagat may mga pagkakataon, kagaya ni Judas, yung ibang mga mister o yung ibang mga misis, kapag humalik sa kanilang asawa, hindi halik ng pagmamahal, kundi halik ng pagtataksil, halik ng pagtalikod sa kanilang minamahal. Kaya nga po kapag ka ikaw ay nagkakaroon ng kalaguyo, ano ang nangyayari? Hinahalikan mo nga yung asawa mo, pero yung pagalik mo naman, may kasamang pagtataksil. Sapagat alam mo sa sarili mo, hindi lamang siya ang iyong hinahalikan, hindi lamang siya ang iyong pinagpapalagahan,
Merong pang ibang tao na pinag-aalayan mo ng iyong halik na dapat sana ay para sa iyong kabiyak lamang. Kaya nga po ito'y halik ng pagtataksil, ito'y halik ng pagkakalulo laban sa iyong kapwa, laban sa iyong asawa. Gayun din po naman mga kapatid, naroon din ang haplos, pero haplos ng kabatayan. Kaya nga po noon dati, kapag ka po meron tayo na balitaan na nangihilot, maganda po sana sapagat yung pag-haplos ng paghihilot ay yung po bang nakapagpapaibis ng sakit ng ating katawan. Na yung po bang kapag masakit ang kasukasuan mo, kapag masakit ang laman mo, kapag masakit ang anuman sa parte ng katawan mo, kapag ka may manghihilot, o kaya naman pag napilayang ka, kapag may manghihilot, ano nangyayari? Nagkakaroon ng kaginhawahan sapagat hinahaplos ng mabuti ng tagahilot para nang sa gayon mapanauli ang dating ganda, ang dating lusog ng iyong katawan. Matanggal ang sakit at mapanauli ang dating sigla ng iyong pangangatawan. Subalit mga kapatid, merong iba hindi haplos ng pagpapasigla, hindi haplos ng pagmamahal, hindi haplos na pangkalusugan. Yung iba ay haplos ng kamatayan. Sapagat merong iba, hindi nga po pumupunta at umiinom dun sa mga lugar na kung saan available yung pampalaglag. Pero yung iba naman, tumatawag naman nang kunyari ay maghihilot, pero yung pala, ang pag-haplos na ito, ang dulot ay kamatayan. Sapagat meron silang pamamaraan kung paano haplosin ang tiyan o sinapupunan ng isang nagdadalang tao nang sa gayon ang bata sa loob nito ay malaglag na kusa. Nang sa gayon, ang bata sa loob na ito ay mamatay ng gayon na lamang. Kaya nga po ito'y haplos, pero hindi dulot ng pagmamahal, ito'y haplos ng kamatayan. At hindi naman, mga kapatid, sa buhay po natin, naroon din ang pag-akay. Pero kuminsan, yung pag-akay ay hindi para sa pagtulong. Ang pag-akay kuminsan ay pag-akay patungo sa pagpapabaya. Kaya nga po nakakalungkot kapag ka po limbawa, meron kang aakay na matanda sapagat hirap ng maglakad. Meron kang aakay ng matanda para ipasyal mo dun sa mga lugar na hindi nila napupuntahan nung araw sapagat abala sila sa pagtatrabaho, abala sila sa pag-aalaga sa iyo bilang anak. Pero merong mga anak, inaakay ang kanilang mga mahal sa buhay, inaakay ang kanilang mga magulang na matanda na hindi para sila ay akayin lamang para mapabuti ang kanilang kalagayan. Hindi para akayin lamang sapagat nahihirapan. Hindi para akayin lamang sapagat sila ay sapagat nais nila na sila'y makapaglakad ng malayo-layo. Kundi mga kapatid, kuminsan merong mga anak, inaakay ang kanilang mga magulang, ipinapasyal sa mga malalayong lugar, at pagkatapos ay bigla na lamang iiwanan. Kaya nga po ito'y pag-akay, hindi ng pagmamahal, ito'y pag-akay ng pagpapabaya. Sapagat yung magulang mo na nag-alaga sa'yo, nagpakahirap sa'yo, sinakripisyo ang kanilang sariling ligaya, isinakripisyo ang kanilang sariling kasiyahan, ang kanilang sariling kaginawahan, sa kanilang pagtanda, pababayaan mo lamang pala. Sa kanilang pagtanda, itatapon mo lamang pala na parang basura. Sa kanilang pagtanda, parang pusa na iniligaw mo lamang ng daan. Kaya nga po ito'y pag-akay, hindi para sa pangangalaga. Ito'y pag-akay ng pagpapabaya. Kaya nga po mga kapatid, anong pinapayag sa atin ng ating mabuting balita? May mga nagkakalulo sa ating paligid, hindi exempted ang ating Panginoon. Maging si Jesus ay pinagkalulo, pinagtaksilan ng kanyang mga pili na mga alagad. Subalit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Sapagat sa kabila at sa likod ng pagtataksil, naroon naman ang katapatan, naroon naman ang pagmamahal, naroon naman ang paggawa ng mabuti para sa ating Panginoon. Kaya nga kung mapapansin po natin, habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, ano naman ang ginawa ni Maria? Naroon siya sa paanan ng krus, naroon siya kasama ng ating Panginoon. At kung napanood po natin yung isang pelikula, na ang pamagat po ay The Passion of the Christ, na ang direktor po ay isang katolikos, si Mel Gibson, ay isa po sa magandang eksena roon ay nung pong habang nakabayubay sa krus ang ating Panginoon, nakapako sa krus na ito, si Maria ay naroon sa paa ng krus at tumahalik sa paa ng ating Panginoon. Kaya nga po ito'y halik, hindi ng pagtataksil, ito'y paghalik ng katapatan sapagat si Maria ay naging instrumento ng ating Panginoon. Si Maria ay naging tunay na alipin sapagat dinala niya ang lahat ng sakit
nang makita ang kanyang anak na naghihirap doon sa krus na ito bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos at sa plano ng kaligtasan. Kaya nga po, hindi niya magagawa ang maraming bagay, pero ang nagawa lamang ni Maria ay isang paghalik sa paanan ng ating Panginoon. At ito ay sapat na na pagpapakita ng kanyang katapatan sa plano ng Diyos. Ito ay sapat na na pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon. At naroon din, mga kapatid, ang isang haplos. At anong uri ng haplos? Haplos ng isang ina nung kanyang hawak-hawak na ang kanyang anak na ibinaba sa krus. Naroon ang isang ina na nagdadalamhati man, subalit kanyang yakap-yakap ang kanyang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. At bandang huli, naroon ang pag-akay, subalit hindi lamang basta pag-akay, ito'y pag-akay sa bangkay ng ating Panginoon upang ito'y mailibing sa isang pahiram na libingan. Subalit ang pag-akay na ito ay hindi lamang patungo sa kamatayan, sapagat pagkatapos ng tatlong araw, si Jesus naman ay muling nabuhay at pagdating ng panahon, tayo naman ang aakayin ng ating Panginoon, hindi patungo sa kamatayan, kundi patungo sa muling pagkabuhay. Kaya nga po tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa halip na tayo maging taksil, sa halip na tayo magkanulo laban sa ating Panginoon. Maging katulad tayo ng ibang mga alagad ng ating Panginoon. Maging katulad tayo lalo tigit ni Maria, namuhay ayon sa pagmamahal, namuhay ayon sa katapatan para sa ating Panginoon. Nag-alay ng kanyang natatangi na sarili para sa ating Panginoon. Nang sa gayon, ipakita sa ating Panginoon, hindi lahat ay taksil, hindi lahat ay nagkakanulo. Mayroon pa rin mga tao na nananatiling tapat para sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ng mga narito, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, huwag maging taksil, maging tapat palagi sa ating Panginoon. Mga kapatid, pinayag ni Kristong ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang lingkod na nagdurusa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Sa bawat panambita ng atin po itutugon, Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawa-nawa namin ang iyong pamamaraan. At inawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawa-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawa-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maunawa-nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa na darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upang gunitain
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maaway mong kalugdan ang mga aray ng iyong sambayanan upang pinahahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikay aming tinaliktan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalus-salus sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sing mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito, at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Maria, takbuhan ang mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro, Kalungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro, Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay isa namang miral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin pa salamatan sa masayang araw.